Welcome back mga kaibigan, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Happy Independence Day sa ating lahat. Naway nasulit nyo ang holiday dyan sa Pilipinas mga kaibigan. At ang talk of the town ngayon sa Twitter, syempre, yung current event natin no, na Filipino Fiesta. So ang tanong ni Axe Sensei mga kaibigan, nakapag-aurora na bang lahat mga kaibigan? No? Medyo may luck no, mga kaibigan, no? Pero abot pa naman, no? Kaya pa yan. No? Tiwala lang mga kaibigan. No? At ang hiling lang natin, syempre, sana kapwa nating Pilipino ang maswerteng mananalo o makapagbukas, no, ng 100k, 100,000 SLP sa ating Aurora Fortune Chest. Kasi dedicated para sa atin eh, na Filipino community, no, yung event. At hanggang bukas na lang ang event, mga kaibigan. So, ito ay 8 a.m. bukas, no? Yun ang end ng ating Filipino Fiesta Fortune Chest. Kaya sa mga mag-ahabol, no? Push pa natin mga kaibigan, no? Malaki pa yung chances na makakuha tayo ng Aurora Chest. Malay nyo, di ba mga kaibigan? I-check natin dito. Ay, wait lang. I-check natin dito sa ating events kung ilang oras na yung nalalabi, no? So, 9 yan. 9 hours na lang mga kaibigan, no? So, pwede pang humabol, no? Yung may mga stamina dyan, baka malay nyo naman. Ito na yung chance nyo. Okay, na makakuha ng Aurora Chest. Tayo, nakakuha na tayo. So, yun nga, thankful naman tayo, no? At ito na lang, mga kaibigan, ang hindi ko natapos. So, wala na akong stamina, kaya GG na to, no? Hindi ko siya natapos. Ilang points na lang, oh. Di ba, mga kaibigan, no? Saklap naman na ito. 75 points lang ang kailangan ko, eh. Grabe naman, no? Hindi man lang tayo, ano, sinerte. So, wala na tayong stamina, mga kaibigan. Check natin. Ayan, zero na yung stamina natin, no? At ilang araw na lang? 8 days na lang, mga kaibigan, no? Bago yung pagtatapos ng ating Mystic Era. So, 8 days. Bali, isang linggo mahigit na lang ito, mga kaibigan, no? So, ako ay 1,850. So, titignan natin yan. 2,800, mga kaibigan. Grabe, no? 2,800 lang tayo. Okay, so, siguro, i-ano natin ito, i-grind natin, no? Sa last last days, okay, ng ating Mystic Era. So, yun lang. Siyempre, ang ating, siyempre, huwag niyong kakalimutan, mga kaibigan, ha? Ang Atheist Blessing. So, 10% na yung akin. So, pataas pa ito ng pataas. Ay, meron pa akong 9 hours. So, huwag niyong kakalimutan sa app.axi, mo, kaibigan, no, sa dashboard. Pwede kayong mag-ano doon. Kaya't iya, no? Yung offer prayer kayo doon. Mag-offer kayo ng prayer, no? Kay Atiya. Okay. At ang ano natin, wait lang. Titignan natin yung ating daily login bonus, no? Kung ano ba bukas. So, bukas, eto. Day 7. Choice box to na 5. Okay. Eto ang exciting dito, eto, no? Choice box na Epic Charm, makibigan. No, dalawa to. Meron pa dito sa day 13, di ba? So, malaking pakinabang nito kasi makukuha natin yung gusto natin eh. Diba? Isang malaking bagay yun kasi nga hindi na tayo bibili sa marketplace. Hindi na tayo gagastos eh. Mga kaibigan, no? At gusto ko lang i-share nga pala, no? Ito, yung team na nabili ko noong nakaraan. Yan. So, apat yan, mga kaibigan. Ito ba yung isa? Apat to. Ito. Yan, mga kaibigan. So, ang mura, no? Grabe. Pagtingin ko kanina, so titignan ulit natin yan mamaya, no? $5 eh, nasa $5. So, $14 may maganda ka ng team, no? Para sa, kahit ngayon, pag-practice ka sa off-season, mga kaibigan, no? So, hindi na rin masama, no? $5, no? Hindi na rin masama. Kasi, panigurado naman na minor lang yung gagawin nila dito, eh. Minor changes lang naman. Pero, hindi naman tayo sigurado, no? Na kung minor lang ba, no? Pero, tiwala naman tayo na susundin pa rin nila, no, yung ginawa nila last time. So hindi naman siguro sila bibiglain yung mga players kasi nga may mga nag-invest na eh. So sana ituloy-tuloy nila yung kanilang ginawa na, no, inumpisahan nila na ganun. Di sana tapusin nila na ganun mga kaibigan, no. So yun lang, share ko lang. Medyo kasi ano, medyo mababa yung mga topas sa market eh, malakas pa rin naman kahit papaano. Trinay ko nga kanina eh. Malakas pa rin mga kaibigan. O, yun lang, no? At may mga ano din, may mga tawag dito, may mga jinx din na mura, no, mga kaibigan. So, mura na lahat, eh.
So, pang stock lang natin, syempre, kung kayo ay naghahangad ng leaderboard sa Rare Era Season 5, di ba? Malay nyo naman, di ba? Paldo na kayo kapag nakapasok kayo ng top 100. So, sipag at tiyaga, syempre. Syempre, investment din kahit papano, no? Syempre, madako na tayo sa ating ano bang ano natin ngayon. Ang inyo news natin ngayon. Kasi ngayon, makaibigan, walang masyadong news eh, no? So, siguro ang gagawin natin ngayon, magti-team review na lang tayo. Okay, makaibigan. Magti-team review na lang tayo. Kasi busy, makaibigan. Busy ang lahat, no? Okay? Sa ating event nga na to, makaibigan. No? Kasi nga magtatapos na bukas. So, busy ang lahat mag-grind doon sa ating rank, no? Makaibigan. So, madako tayo dito sa ating leaderboard, no? Punta tayo siguro, ito, access.io, mga kaibigan, no? Reload lang natin to. Siguro mag 3 games tayo dito. I-review natin, mga kaibigan, no? Team review tayo. Ano ba? Yung number 1, si Rage Infinity. Si Sequinox, nandito na naman, mga kaibigan, no? Nagpaparamdam, ha? Si Idol Sequinox. Check natin to. Interesting, kasi nga, yung isa niyang, ano, isa niyang jinx dito, plant, mga kaibigan. Okay, plan. Regenerator, syempre, Riptile. Gias Empress, and then Last Wish, mga kaibigan. Check na natin yung battles niya. Okay, so, grabe. Panalo, no? So, minamani. Hindi pala, mga kaibigan, no? Topaz pala ginagamit na ito. Okay. Pero, ano siya, no? Puro talo. Hindi naman. Okay. Same pa rin naman. Mas mataas pa rin yung win niya dito. Okay, yung last play niya lang, eto. Okay, bigan. Rank pa rin to, ha, nakalagay dito. So, gumagamit siya ng, eto, Jinx and then Topaz. Ito. Pero Topaz yung pinakamarami. Check nga natin yung kanyang, check nga natin yung kanyang team. Okay, dito. Makikita kasi natin kung ilang yung, eto. So, 63 battle played. So, mas marami pala to. So, 76.98% win rate to. Ito, itong ginagamit niya na to, Jinx. And then, ito yung Topaz niya kanina. Mas mataas pa yung win rate dito. Kaso nga lang, 26 battles pa. 26 battles pa lang. Dalawa lang yung team na ginagamit niya, makibigan, no? Itong Topaz, tapos itong Jinx, makibigan. Grabe naman. Ang taas naman ng win rate pareho, no? Grabe naman si kaibigang Sequinox. Okay, and then, check nga natin yung iba pa, makibigan. Ano kayang magandang i-review dito? So, kasi yung Jinx, medyo ano eh, no? Hindi tayo masyadong ano sa play ng Jinx. Kasi nga, syempre, bato ka lang ng bato, di ba? Kapag ka alam mong marami ng curses or Jinx yung draw pile niya, syempre, mag-discard ka na ng mag-discard, di ba? Parasite ka na, okay? Parasite, di ba? Neo, ayan, hanggang sa maubos yung kanyang card, di ba? Sa susunod na turn na naman, ganun na naman ulit. So, medyo, ano yun? No-brainer, makibigan, no? Pasensya na. Dito tayo, mas maganda pang ito, no? Diba? Si Pokemon, diba? Siya yung kaisa-isang nakapasok na sustain dito sa top 10, mga kaibigan, no? Siguro, ito na lang i-review natin, no? Tingin nyo, mga kaibigan. Kasi Topaz, diba? Alam nyo naman na kung paano gumagana yung Topaz, diba? Season 3 pa lang, diba? Ikinover na natin do, yung dati, yung paangat pa lang, diba? Yung nakakita tayo doon ng kaka-update nila ng Topaz. Okay, kaka-update nila nung malaking update 'yun eh, yung nangyari yun, 'di ba? Kasama yung Topaz sa na buff nga. So, doon lumabas, no? Unang lumabas yung Topaz natin. So, na-featured natin 'yun nang una-una. So, nasa ano natin 'yun. Last month, no? Na video natin na cover natin. So, ngayon, siguro ito mas maganda kung ano. Itong sustain na lang muna, no? Makibigan, no? Tingnan nyo naman, di ba? Tingnan natin yung kanyang battles. Okay. Against Topaz, nananalo. Topaz, yan. Sa Jinx, yan. Nakakapag-draw lang siya. Pero grabe, no? Bakit siya nakakapag-draw sa Topaz? Ang lupit naman ni Idol. Eh, Topaz sa Jinx pala na, sorry. Ah, dito. So, Jinx ang kanyang kahinaan, syempre. Wala naman siyang pantanggal ng curse dito, eh. Pero nakapag-draw siya dito, no? Ito. Kay Sequinox, ay hindi pala kay Sequinox to. So, yan. So, titignan natin yung kanyang team. Baka may iba pa siyang ginagamit bukod sa sustain. Ah, puro sustain nga, makibigan, no? Okay, nag-iiba lang siya ng set, makibigan, no? 66%, 72%, 66%. So, same pa rin. Ang ginagamit niya kasi dito,
mga kaibigan, ay shell shock, mga kaibigan. Alam naman natin ng shell shock ay ano yun, ay masakit to, mga kaibigan eh. Diba? And then holy prayer, ito panlaban sa ano, sa ano, sa jinx, mga kaibigan. Plus 15% no na additional, no? Ay 20% pala to, no? And then yung holy prayer, click natin, 15% bonus, no, stats sa kanyang mga kasama. So, pwede siya sa mga sustain kasi stats naman do eh. All stats, mga kaibigan. At adapted program, no, syempre, ito siguro yung front niya. So, ito na lang, mga kaibigan, no. Interesting to eh, na paano natin, review natin, no. Sige, ito na lang. Okay, so, dito na tayo, syempre, sa kanyang unang laro, no. So, ito, tatlo, panalo, no. So, dito na tayo. Ito muna, ito. Ito yung munang pangatlo muna. No, unahin muna natin to. Close ko muna yung aking origin. And then, ito na. Play natin. Titignan natin, mga kaibigan, ha. Kung paano ba nag-work ang shell shock. Tapos, combination ng holy prayer. At saka adaptive program. So, kapag ka meron kang holy prayer plus 15% stats, so hindi mo na kailangan ano, hindi mo na kailangan mag-equip pa ng epic charms, no, na mga shield diyan. So sapat na yung ano, sapat na yung 15%, no, sa default shield mo lang kahit 70 lang, di ba? Okay na siguro yon. Okay, so titignan natin yung kanyang team. Pause lang muna natin, mga kaibigan, ha. First, si Mino pala yung kalaban niya dito, Leafy, mga kaibigan, no. Alam naman natin na malakas tong si Mino, mga kaibigan eh. Check natin yung kanyang front. Okay, so ang kanyang front, grabe naman. Paano kung nagsabay ito? Siguro itong toothless bite na to, kaya niya linagyan ng ganito kasi nga. Para mabanish na rin. No? Kasi kapag hindi mo ginamit yung may ganito, banish na to eh. Diba, mga kaibigan? Pero ito, hindi niya siyempre ibabanish to. Diba yung shield niya? Siguro pang deck thinning niya lang. Ito depende, no, sa kalaban niya. Depende sa kalaban siguro. O, titignan natin ito, mga kaibigan. So, meron siyang epic dito na isa. And then, rare lang, no, sa mga shield niya. So, wala naman itong, ano, naka-adaptive program yan, mga kaibigan. And then, silence whisper niya, naka-degrade din, mga kaibigan. Dami yung degrade, ha. So, pinapalit niya siguro yung deck niya rito. And then, yung likuran niya, syempre, wala. Ito yung ace niya dito, eh. So, 448 yung buhay nito. Buhay ito sa Blood Moon, syempre. So, meron siyang twin tail dito, innocent lamb. So, malamang, kukopihin niya lang to, no? Yung twin tail niya dito. May laging din siya, Gecko, Silence Whisper. So, okay na, no? Okay, ready na tayo. So, una muna, ginamitan niya ng ano, syempre, no? Sirius. Grabe naman. Ilang damage siya agad, ah. So, dito, okay, tassel siya sa likuran. Gumamit yung tassel sa likuran, dinaglaging siya. So, mag-i-stack na siya ng shield sa likuran, mga kaibigan, no? Depende. Ay, likuran sa unahan pala yun, nilagay niya sa unahan. Tassel sa likod, tapos laging siya sa unahan. Okay, so, maganda yung bunot niya rito. Binigyan siya ng dalawang shield, malamang gamitin niya. Okay, ginamit niya, mga kaibigan. At ginamit niya na rin yung bookworm niya para magnipis yung kanyang deck. So, nakita niyo, mga kaibigan, na punta na sa exile, no? Yung kanyang wish for kasi hindi niya ginamit. May degrade kasi yon. So, wala na yon, mga kaibigan. Hindi niya na mabubunot yon. Count as parang banish na rin yun eh. Kasi wala na. Wala na sa entire game, no? Mawawala na yun. So, yung may degrade na count, ginamit niya, mga kaibigan, no? Yan nga. So baka mag-keep siya rito. Yan, kinip niya, mga kaibigan, no, yung scaly spoon. Nag-keep siya ng scaly spoon dahil nga counter yan eh. Counter ng mga region eh. Para mas ano. Makita nyo naman yun, mga kaibigan, no? Ganun pa lang, no? Ilang shield pa lang yung dilalagay niya. Pero yung damage sa kalaban, grabe na, di ba? AOE damage kasi itong shell shock natin, mga kaibigan. Eh. Post muna natin, ha? Okay, maski ako man din eh, nag-ano ako rito sa shell shock na ito eh. Epic to, mga kaibigan. When allied secrets are triggered, deal 15 pure damage to enemy axis, then heal 15. So,
Kapag ka nag-ano, kapag ka umepekto, no? Yung secret, okay, na trigger, magdi-deal ka ng pure damage na 15%. Mga kaibigan, 15%, 15 pure damage, tapos mag-heal ka ng 15. So, ganun nag-work yung ating shell shock. Okay, so, ang gagawin niya rito, ginamit niya na yung Nemo niya. Okay, and then, dinuplicate niya yung ant niya, makibigan, no? Okay, yan. Ginamit niya ulit. Okay, scaly spoon. And then, yun, yung Indian Star, makibigan. So, yung Toothless Bite, okay, baka hindi niya nagamitin to, no? Dinuplicate niya pala yung twintle niya sa likuran. So, nakita niyo yung shield, makibigan. 428. So, for energy na to, kasi mabilis nga to, kasi nga, naka-adaptive program. Every shield niya sa harapan, meron siyang ano. Okay, so surrender na makibigan si Nino rito, no? Okay, so ganun pala nag-work yung ating shell shock makibigan, no? So maganda pala to, no? Kung meron sana tayong reptile na ano. Kung meron sana tayong reptile na tawag dito na Axie, no? Pwede. So mapunta tayo sa ating next game makibigan, no? Next game tayo, dito tayo. Topaz yung kalaban niya, mga kaibigan. Check natin to. So, malamang ganun din to. Siguro yung weakness na ito, ano? Ay yung mga, ano, sturdy bug. Kasi nga, saglit lang to, eh. Sa mga naka-sturdy bug. Katulad ng gamit ko, mga kaibigan, no? Kapag ka nakakalaban ako ng ganito na shell shock, okay, sure win na ako. Kasi nga, kaya kong i-burst yung likuran nila. In lalo na yung naka-shell shock. So, yun nga, no? Bukod sa meron siyang Indian Star na pang-reflect ng damage, no? Ng kalaban. Meron din siyang Twin Tail na pang-discard, okay, ng mga card. Tapos, ang isa pa na malupit, meron pa siyang Scaly Spoon na dalawa rito, di ba? Kapag mapipigilan niyang mag-rage, lalo na yung mga GM users. Totoo pa sagad yung ginamit niya. Unang ano siya? Unang siyang tumira dito. Makibigan. Tignan natin. Itong topas na kalaban niyo, makibigan, ito yung ano, ah. Ito yung pang leaderboard, okay, na set, no? Naka-Holy Prayer, a Last Stand, then Collect and Protect. Ganito, kalimitan ang ginagamit nila sa taas na topas. So, puro lang siya shield doon, makibigan. So, alam na natin, no? Post ko lang, ah. Okay, so, yung intention dito ni, kaibigan natin si Pokemon, makibigan, yung intention niya dito, itong Toothless Bite, mawala na, no? Itong isa. Titignan natin kung ilan yung anong niya dito, banish na. 1, 2, 3, yung banish na to, eh. Innocent lang, eh. Pero malalagyan siya ng isa, no? So, value 1, 2, dalawa lang to. Taunahan, dalawa. Sa likuran, dalawa din. Hindi, tatlo, makibigan, no? Tatlo. So, ito kasing tricky na to, nilagyan niya ng scotch tape kasi once na nagamit niya yung Nemo, mapupunta sa banish card to. Tapos, next turn, pwede niyang gamitin to, no? If initial, pwede niyang bunutin yung Nemo ulit. So, ito, itong tricky na to, mababanish niya to, no? So, bali apat pala makibigan kasi nga, nilagyan niya ng degrade, no? Itong Silence Whisper niya. So, apat to. So, ilan na yon? Anim na, no? Anim. Sa likuran niya, wala naman. So, yun nga, makibigan, no? So, anim, bali anim. So, kapag kinagsabay pa yung mga ganito niya, posible, no? Yung isa sa mga shield niya, mabanish, madegrade na rin. Halimbawa, first turn siya, di ba? Nagsabay tong mga to. Nagsabay yung tatlo, edi sabog na yung dalawa, makibigan. Di ba? So, syempre, intention niya pa din naman yun kasi halimbawa, meron siyang banish nga na anim. So, 18 lang naman yung ano natin, cards natin. So, ilan na lang yung umiikot sa kanya, di ba? Paulit-ulit na lang yun, mabubunot niya na, di ba, mga kaibigan? Kasi nga, may retain naman siya, eh. Natin yung mga retain niya rito. Silence Whisper. Ay, Silence Whisper. Yung ano lang, yung tricky lang, eh. Yung may retain sa kanya. So, paulit-ulit lang na shield yung nabubunot niya, mga kaibigan, no? Ulit-ulit lang na shield yung nabubunot niya rito. Okay, so yun nga. Play na natin.
Kasi maraming secret to eh. Itong lahat ng shield niya puro secret, mga kaibigan. So, ilan yun? Halimbawa, tatlo. 15, 15, 15. Magka 45 na yun, mga kaibigan. Tatlong ano pa lang yun? Tatlong shield pa lang yun. So, nag-i-scale kasi yung energy nito. Jinx, mga kaibigan, kasi nga naka-holy prayer itong mga ito. Nagtatanggal ng isang ano, isang curse card, no? Sa draw pile mo. Discard. Discard pile man yan. Nagtatanggal ka. Isang beses, no? Kada round. So, malaking bagay yun, mga kaibigan, ha? Okay, so yun nga, no? Ginamit niya na. Yung tricky niya. Para bunutin yung Nemo, yun nga. Puro banish na to. So, ilan na lang yung cards na ito, mga kaibigan. Malapit nang mag 5 energy pati ito, mga kaibigan. No? So, tignan nyo, mga kaibigan, pag binagsakan nyo yan. Yung harapan. Sa likod siya tumira. Ayaw niyang tumira sa harapan eh. Okay, so gumamit ulit siya ron. Ang puro shield lang. Yan na. Yan na, mga kaibigan. No? Yan na. Buhay sa ano pala to, no? Sa Blood Moon, pati yung ano niya. Tama ba? Okay, nag-i-stack na to, mga kaibigan. Malamang makamatay na to. Okay, so yun nga. Sa bug na, mga kaibigan. Ano nakita nyo? Ilang 15 yung patong na damage ng ano niya. Grabe. Okay. Napatay niya, mga kaibigan, yung kanyang mid lane. Yung mid lane ni Pokemon. Pero, mahihirapan siya rito, no? Kasi kapag nabuhay ko, GG na ito, mga kaibigan. 5 energy na ito, eh. Ayan. Wala na, mga kaibigan. Pag binigit, kahit tatlong shield lang to, okay na, eh. Pero grabe naman yung binigay, oh. Grabe. Dalawa lang yung ano ba? Hindi. Dalawa. Tatlo, no? Tatlo yung ano? Yung revenge card na binigay. Kasi nga, puro banish na yung ano niya eh. Nandito sa gitna.
Apat yung banish nun eh. So, wala nang magagawa si kaibigan dito, no? Pwera na lang kung meron siyang ano dito. Pure damage. Panalo sana siya. Okay, so sustain, mga kaibigan, no? Na may reflect. Itong ginagamit ni Pokemon, no? Naka Shell Shock plus Tassels plus Indian Star. Panalo na to, mga kaibigan. Wala naman siyang pure damage dito, eh. Babalik lang sa kanya yung damage na, mga kaibigan, eh. Tapos madi-discard lang to. Pagka umatake to, discard lang to. Ito pa siya. Okay, so yan na. Namatay na, mga kaibigan. Kasi gumamit siya, eh. Ng skill card, eh. Okay, so yun lang, mga kaibigan, no? Balik tayo sa ating leaderboard. Titignan natin. So, ganun, mga kaibigan, nag-work. Okay, yung team ni Pokemon, no? So, alam nyo na, mga kaibigan, lalo na yung mga sustain dyan. Kung meron kayong reptile na puro shield, no? Nas innocent. Mas maganda kapag ka-innocent lang Twintil, eh. Mga kaibigan, kasi nga pang discard mo to. Pang laban mo sa GM, di ba? Tapos, ano pa ba? Ang interesting team na nandito. Meron siyang ano rito, 66% win rate, mga kaibigan, no? So, top 8 to, mga kaibigan, ha? Sustain. Sustain na naka-shell siya. So, grabe. Hindi lang kasi siya basta sustain lang, eh. Meron siyang damage, eh. Coming from Tassels. Yan nga. Indian Star plus yung shell shock, mga kaibigan. So, meron din dito nakapasok na. Okay, interesting to, mga kaibigan, no? Si Snoopy. Okay. Gumagamit siya ng ano rito. Gumagamit siya ng Brutal Claw. So, ito, tignan natin siguro isang battle niya, no? Quite interesting to, ha? Okay, so yung current win niya na lang, mga kaibigan, no? Against, wag na to, no? Pangit. Ito na lang siguro, mga kaibigan. Hindi, Topaz pala to. Topaz pala yung gamit niya, no? Iba-iba. Ito na lang siguro, mga kaibigan. Ayoko naman sa Jinx, mga kaibigan. Dito lang tayo, nasa Topaz yung kalaban niya. Okay. Mas interesting, eh. Dito tayo sa Topaz. Brutal Claw, tapos puro chubby, mga kaibigan. Nakita yun yung mata. Puro chubby. So, ito yung nakita natin, no? Ito yung kaisa-isang nakita natin na merong Brutal Claw. So, titignan natin to. Interesting. Watch tayo. Titignan muna natin yung set niya. Tapos, ano natin na-play, no? So, itong ano niya, puro sila naka... Ay, ito, dalawa lang naman, no? Dalawa lang yung naka-chubby rito. Tapos, yung likuran niya, ito, yung merong Brutal Claw, mga kaibigan. So, yung Brutal Claw, on targets with less than 6 bleed, single AoE, attacks double the bleed on those targets. Otherwise, create a Bloodstorm. So, ano ba yung Bloodstorm, mga kaibigan? Hindi natin na-click, mga kaibigan. Yung Bloodstorm, another AoE damage yun, mga kaibigan, eh. Parang sumasabog. Tama ba? Eh, itong mid lane niya, siya yung parehas din, no? Merong ano, yung chubby nila, merong ano, Razor ba ito, mga kaibigan? Razor. Tama ba? Yung naglalagay din ng additional bleed. Alright. Yung harapan niya, parang tanky niya to, eh. Kasi naka-last wish. Mga kaibigan. So, Axikis, yung isa niya rito, dual blade yung sa likuran. And then, meron siyang confident, mga kaibigan, no? So, magre-rage pa ba to? Parang hindi naman na, no? Siguro pang cleanse niya na lang, no? Yung confident niya rito. So, titignan natin kung ano yung play na ito. So, una siya, mga kaibigan, no? Turn 1. Nilapag niya agad yung kanyang rosa dito. At may na-slip naman, no? Na dalawa. Successful naman yung landing na kanyang rosa dito. At kalaban niya si MVP Choco GB, no? SFG. Super wisho agad, mga kaibigan, yung nagawa niya sa kalaban kasi nga hindi siya nakagamit. Eh. Dalawa, eh, no? Okay, so hero, ginamit niya. Nakabunot siya ng isang card. And then, dual blade sa likuran. Dual blade agad sa likuran.
Tapos, kinip niya lang no yung Godo, mga kaibigan. Ano, mag-uumpisa ng, ano, mag-uumpisa ng pag-create, no, ng damage ng kanyang friend. Malakas ngayon yung Topaz na, ano, eh. Topaz na naka-bumpy, tapos square tip, mga kaibigan. Then, meron siyang lumber, no? A lumber, timber, mga kaibigan. Babylonia. Topaz. So, hindi niya na-cleanse yun, mga kaibigan. Malapit na mamatay, no? Wala siyang pang-cleanse, mga kaibigan, eh, no? Sa kabila. So, lugi na. Doon palang lugi na, eh. Pag-innocent lang siya rito. Baka ilagay niya silikon, syempre. Tapos mag-chabi to. Sigurado. Yun nga, nag-chabi nga, mga kaibigan. So, anim na. Ay, hindi, sa palang naman. Pero yung likuran niya, patay na, mga kaibigan, no? Kasi patay na siya ng ano eh. Ito. Grievous wound, mga kaibigan, yung pumatay sa kanya. Parehas sila siguro activated na yung last stand. Okay, so lamang na, no? Siya kaibigang Snoopy. Grabe yung play nito, no? Grabe yung mga play nila sa taas. Puro mga zero cost yung ano, lumalabas, mga kaibigan. Okay. Dalawang cotton tail pala yung duplicate niya doon. So, yun nga, mga kaibigan, no? Maximize agad. Yung nangyari doon. Ito, nag-rage na, mga kaibigan, yung kanyang mid lane. Nag-rage na. Pero patay na, eh. Patay niya yung kanyang naka-last stand, eh. Pero masakit yung damage na ito, ha? And then, ang cotton tail, yung kalaban, mga kaibigan. So, pwede niya pa magamit ulit. Dito, yan. Pero bakit kaya nanalo yung kaibigan natin dito, no? Ang lupit naman. Yeah, i-check natin kung paano siya nanalo dito, no? So, may chubby. Binigay sa kanya. Chubby. Hindi. Saka siya nag-chubby. Okay. Tapos nag-rage na, mga kaibigan. Baka walang cards to. Meron naman, pero bakit siya nakaalo? Bakit ganun, mga kaibigan? No? Binigay, mga kaibigan. Binigay, no? Benta, mga kaibigan, yung laban na yun, mga kaibigan. Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo, mga kaibigan, di ba? Benta yung laban na yun. Panalo na si ano dun, eh. Panalo na yung kalaban niya ron. So, balik tayo ron, mga kaibigan. Something's fishy, mga kaibigan. Okay? Something's fishy. Tignan natin. Sino ba yung kinalaban niya ron? Ito si... Ito, yung kinalaban niya, mga kaibigan, no? Pwede ba natin makita ulit? Binigay sa kanya yung laban, mga kaibigan, no? Pangit naman nun. At yun lang, mga kaibigan, no? So, hindi deserve na ito. hindi niya deserve, mga kaibigan, no? It's either DC, hindi natin alam, syempre, no? Huwag natin pangunahan. Baka na DC, no? Baka na DC yung kalaban. Pero, malabo, no? Nasa dulo na siya, eh. Saka siya, ano, eh. Diba? Saka siya surrender, eh, no? At ano pa ba, mga kaibigan, ang magandang i-review dito? Wala naman na, no? Topaz lang naman ito nandito. Interesting to, ah. Ano ba to? Kakaiba na yung mga nandito, mga kaibigan, no? Iba-iba na. Hindi, akala ko naman. Lason to, mga kaibigan, ha? Yan, lason. Tapos nag-blitz lang siya rito. Si kaibigang Ivestix, yan, lason yan, mga kaibigan, ha? Pumasok siya sa top 25. Hindi rin kasi natin alam. Kailangan natin i-check talaga eh. Yung mga team na ginagamit nila. Kasi minsan yung last game nila, yun yung nandito. So sana yung gawin ng Axis.io, yung pinakamaraming matches, yun sana ano yung lumabas dito. Para naman hindi ma-scam yung iba, mga kaibigan.
Itong si Rage Infinity, yan, titingnan natin kung ito talaga yung gamit niya. Kung consistent ba itong si Ibigan. Consistent, mga kaibigan, no? Topaz Rage yung gamit niya rito. Okay, so ito. Imbis na gumamit siya ng Holy Prayer, okay, ito yung topaz niya kasi iba eh. Kakaiba yung topaz niya, mga kaibigan. Nagre-rage yung topaz niya. No? Naka-Ronin to, ha? Ronin, Imp, and then Axie. So, meron siyang apat na atake rito. Sa gitna. Okay. So, yun lang, mga kaibigan, no? Madako na tayo sa ating mga comment noong last video natin. Pero, bago yan, magpapasalamat muna tayo kay Idol Love. Gwapong hasi yun, no? Dahil sa pag-promote niya ulit sa atin ngayon. So, nakaka-touch, mga kaibigan. Wala akong masabi, no? Speechless ako kasi sobrang bait na Idol Love. Gwapong hasi yun kasi nga, na-appreciate niya tayo, no? Na-appreciate niya. Lalo na yung mga katulad naming mga maliliit lang na content creators. So, na-appreciate niya yung effort na ginagawa, no, everyday sa pag-upload. So, alam niya, siguro. Alam ni Idol GH kung gaano kahirap, no? Kung gaano kahirap yung magsimula sa baba. So, saludo. Idol, gwapo nga sa'yo. Salamat, salamat. At, yun nga, no? Dito tayo sa pinakababa, si Idol Warded, syempre. Shout out, Idol Warded. And then, Sherry Makabari, mahal ang minting fee. Oh, mahal. Mahal nga, Idol, eh. Ayusin nila yung minting pilod. Idol Cherry Makabare, no? Malamang sa malamang. Ayusin nila ito. Kasi maraming ano rito, umapil eh. Na maraming nag-raise. Okay, na concern patungkol sa minting fee natin. So, hindi makatarungan yung presyo ng minting fee, mga kaibigan, no? Hintayin natin yan, Idol Cherry Makabare. Malamang, no? Malamang sa malamang. Sure ball yan, eh, no? Turbol na babaguhin yan, mga kaibigan. At kay Idol OC naman yun, may update na. Okay, salamat Idol OC. Madam Sensei, yan. Si Idol OC, bawing-bawi sa work, idolo rin. O nga, eh, no? Talagang ano. Siguro nag-iipon si Idol LCR rin pangka.
tayo kanina, no? At saka si Idol, guwapo nga sa'yo kanina, no? Saktong nanonood ako ng ano niya, ng live niya. Okay, binati ko siya eh. Sabi ko, good luck, Idol. Boss, sabi ko, Boss Jess, good luck. Sinabi ko doon na sana swertehin. Tapos yung game niya na, pagkatapos ng game niya na yun mismo, nakakuha siya ng Aurora Chest, idolo. Grabe, naswerte. Idol, guwapo nga sa'yo. At kay Aoka naman, minting fee. Napakamahal, tapos di mo pa mabenta, kaya bentang palugi. Ginawa nung iba. Tama to eh. Natama to, Idol, no? Bentang palugi. Kasi nga, hindi mo naman mapapakinabangan na yun eh. So, ang ginagawa ng iba, kahit nakalahati na, at least, di ba? Makuha man lang nila yung kalahati. So, mas okay na yun kaysa sa wala, di ba? Kasi malapit na yung ano natin eh. Wala nang papansin nun. Malamang sa malamang. Maging ano na yun. 99.9% yung pinagsak na ng presyo. Kasi bentang palugi na lahat eh. Paunahan na lang eh. Pababaan na yung nangyayari sa ating marketplace ng Runes and Charms. Iyan Dulonan, sarap mag-shopping. Mababang presyo ng teams ngayon para sa next season. Oo, Idol, sobrang baba. Pero hindi ano yun, hindi financial advice. Ang akin lang naman, sobrang baba talaga ng team ngayon. Ng mga team ngayon, no? Kung gusto nyo mag-invest, kung may mga scholar kayo, o kayo sarili nyo, no? Yung akin, di ba? $14 to $15, ano na. Meron na akong apat na ano, topas, no? Makaibigan. Yung isa doon ay ano eh, nabili ko lang nang nasa 4 lang yun eh. No? Kasi nga nasa floor price sila. $4. Itachambahan ko lang yung isa doon. At kay Idol Jester Bilia may ulit. Idol, ang sabi, may Dawn starter axi pa po. Last year pa nila po sinasabi. Nakaka-hype po na may iba pang axi. Yun nga, Idol eh, no? Jester Bilia may nakaka-hype na makikita natin yung iba pang starter axis natin, di ba? So, malapit na yan. Malapit na nilang ilabas yan. So, abang-abang lang tayo, no? At saka kay Poging Humble. So, Pogi na, Humble pa, no? Idol, pag ganyan pa din yung market next season, baka Mystic Era na ako. Tumodo ng craft. Ayos pa din kasi bentahan ng Mystic Rune and Charm. Nakabenta ko kanina ng Endless Anger worth $52. Di grabe, ay idolo, no? Paldo. $52. Tama, Idol, no? Kung ganito lang naman din yung market, baka ako din, no? Baka ganun din yung gawin ko. Baka sa Mystic na ako. Kasi nga, maano eh. Sa Mystic kasi natin, mga vegan, malaki yung price pool dito. Kaya, syempre, yung mga may pera, lalo na yung mga nasa leaderboard, di ba? Gagastos yan, mga vegan. Gagastos yan, sinasabi ko sa inyo. Kahit na mahal, no? Basta malakas, no? Kayang pumantay doon sa mga nasa top tier na team. Malakas, no? Malakas yung magiging demand ng runes na yon. So, tama to, Idol, no? Pwede. Shoutout ulit, Idol Poging Humble. So, coin check na tayo. Coin check tayo, mga kaibigan. Ang Bitcoin natin ay 1.4. Mga kaibigan, 1 million. Sa pa rin naman, kahapon. Mga kaibigan. So, Ethereum natin, ng sa 7 days niya, 7.1%. Grabe naman to. At siyempre, SLP natin. Tingnan natin, mga kaibigan, no? Ano bang nangyari sa SLP natin? Check natin, ha? Okay, kulay green, mga kaibigan, ha? Pero yung presyo niya, 0.8 pa rin, no? 0.08, okay. So, 0.08 pesos ang ating SLP. Ang RON natin, mga kaibigan, tingnan natin. Kung nag-bounce back na ba itong RON natin? 49.65. Same pa rin naman, no, mga kaibigan. Almost 50 pesos ang ating Ronin. And then last, ang ating AXS. Wala tayong masyadong news ngayon, mga kaibigan, no? Kasi focus ang lahat, eh. So baka bukas, meron tayong makitang news sa inyo. Kaya eto, nag-team review na lang tayo. Tapos ang pangit pa ng team review natin, no? Dun sa isa. Kasi bigay, eh. Bigay yung laro niya. Binigay. 274, mga kaibigan, ang ating AXS. So, mababa ito. Mababa, mga kaibigan, no? At yun nga, badako tayo sa ating floor axis, mga kaibigan, no? Eto, so reload lang natin. Baka bumaba pa, mga kaibigan. Okay, so good stuff, ang energy, mga kaibigan.
So, malapit na yung parts upgrading natin, no? O hindi ko kayo hinahype, mga kaibigan, ha? Malapit na yung parts upgrading natin. Tapos, ganito yung presyuhan sa marketplace. So, ano bang maganda? Kung kayo ay wise, mga kaibigan, syempre, mag-i-stock na kayo ngayon, di ba? Hindi nyo naman, hindi, baka mag-i-stock kayo kapag itong presyo na ito, $3 na isa. Syempre, ngayon yung pinakamagandang mag-stock. Okay, maglagay ng maglagay. Or bumili ng pang-energy. Kasi nga, lapit na yung parts upgrading natin eh. Eh, yung gagamitin natin doon ay Axis, di ba mga kaibigan? So, confirm na ba yun? Pero, ang sabi kasi nila, Axis talaga ng pang-upgrade doon eh. So, hindi pa kasi official yun mga kaibigan. So, hindi pa natin sure, no? Ayoko pang i-confirm mga kaibigan. So, wala pa naman silang nilalabas, no? Na talagang sure na confirmation na Axis. Pero, malaki yung chance kasi matagal na lang sinasabi yan eh. Pero wala pa silang official, no? Na nilagay sa Substack mismo. Kasi gusto nating talagang sure eh. Bago tayo, ano, di ba? Pero para sa akin, kahit wala man yung parts upgrading, itong pang-energy na to, magagamit nyo mga kaibigan, no? Marami kayong pwedeng paggamitan nito. Kasi nga, marami tayong builders program na ang kailangan ay itong mga NFT access natin, yung ticket nyo. So, ito, sobrang baba. So, gamit na gamit tong mga to mga kaibigan, no? Grabe, baba, oh. Diba? 1.1 mga kaibigan. So, ito malap, 1. Baka ano na to, nabili na. Ito mga kaibigan, $1 lang, oh. Halos $1 lang. Ay, nabili na pala, no? Nabili na mga kaibigan. Kung kayo ay nagbababad dito sa marketplace, yan, di ba? Baka makasnipe pa kayo dito ng magandagad na Axie, di ba? Na nasa floor price. Ito maganda to mga kaibigan, no? Di ba? Perk, okay? Ang cute pa, pati. Di ba? Perk, Piranha, Winghorn. No? Di ba? Ano pa? Magaganda dito. Kahapon kasi, nagtingin ako dito. May mga magaganda akong nakita eh. Grabe, ang baba. Ang sarap mga kaibigan bumili ng pang-energy, no? Okay, so ano ba? Ano pa bang ating bibisitahin? Siguro pumunta tayo sa ating Runes and Charms. Okay, last. Pang last natin to. Ano ba yung nangyari? No? Dito tayo sa Runes. Okay, Runes price tayo. Tagil natin tong Substract Min Cost, mga kaibigan. No? Para alam natin yung profit natin. So, nung nakaraan, okay, ang pinakamataas dito ay ang Holy Prayer. So, nakusadan na siya ng Collect and Protect, mga kaibigan. Pero bumaba, no? Biglang baba. Halos kalahati na agad yung nangyari. So, isang araw pa lang nakalipas, mga kaibigan, no? Lahati na. Yung presyo dito. Yung profit pala, profit. No? Kalahati agad. Okay, Endless Anger, yan. $33. Holy Prayer, $66. Last Stand, $50. Regenerator, $33. In this anger yan, 33. Gloomy Dice, 24. Celestial, 24. Paralyzing Glare, 14. Gaze Embrace, 12. Shield Exchange, $10. Brutal Glow, $8. Heart of the Ocean, $7. Metamorphosis, $4. Feather Descent, $4. Soul Eater, $3. Shield Backup, $1. And then, puro $1 na to. Makibigan, no? So, ito ay profit, makibigan, ha? So, inaltasan na to ng $15 minting. So, yung mga sinabi ko, puro profit na yun, no? Sabi, baba, mga kaibigan. Hindi pa rin makatarungan, no? So, eto, dito sa taas, syempre, yung mga swerte, syempre, profit yun, panigurado. Punta tayo sa ating charms, mga kaibigan, no? Check natin yung charms natin. Natin to. Ang charm natin, Paralyzing Glare, natin. Tagal natin yung profit. So, Paralyzing Jellyfish pa rin yung number one. Paralyzing Jellyfish, mga kaibigan, no? Uy, yung Lazy Snail, oh. $11. Meron ako nito, eh. Nakrap ko kanina lang. Lazy Snail, di ba? Tapos Flamingo Hammer, nagbabalik. $8, no? Yung bentahan. Or yung hindi pala, yung profit, mga kaibigan, no? $8 ang profit. Pwede na rin, no? Pwede na rin. Malaki na rin. Pero pagka ganito naman, yung presyuhan, yung
Itong Mad Moon Mass, mga kaibigan, na may $2 profit ka. So, alanganin na to, no? Kasi pwede pang bumaba to eh. Kasi may mga maglilista pa dito, malamang sa malamang. So, pag-isipan nyo mabuti, mga kaibigan, eh, itong $2 na profit na to, risky na to masyado. Mga kaibigan, no, baka hindi mo naabutin to. So, pag-isipan nyo mabuti, no? Kasi nga, $9 yung minting fee ng ating mga charms sa Mystic. So, yun lang, no? Mga kaibigan. So, maraming salamat ulit sa mga nakinig sa dyan, mga kaibigan. No, kahit wala tayong pa-news ngayon. Kasi nga, wala na masyadong balita ngayon. Talaga yung mga tao ngayon, focus lang eh. Ayan, o diba, nakita nyo naman, no? Nagpo-post sila ng kanilang mga nakuhang Aurora chest, mga kaibigan, fortune chest. Ayan. At ang pinaka-latest pala kanina, si Gihos, mga kaibigan, no, nag-tour siya, no, sa Google Office. Okay, may pa-tour na nangyari, no? Si Papa Gihos. So, bukas baka i-ano natin, i-featured natin 'yon. So, bullish pa rin talaga, no? Naimbitahan siya sa ano eh, sa isang wait lang ha. Natin baka nandito eh. Eto, no? Nandito sila mga kaibigan sa wait lang, saan ba to? Tignan natin to. O, nandito sila mga kaibigan, no? Ito ba yon? Naimbitahan si Idolo Gihos eh. Papa Gihos. Para mag, ano, mag-represent, no? Isa sa mga mag-represent ng Web3 a gaming. Ano ba? Na-bookmark ko ba? Parang na-bookmark natin. Na. Si Idol Gwapo nga si pala to. Ito si Gihos, no? Click na nga lang natin to. Si Papa Gihos. Ito mga kaibigan, no, sa The Pit, okay? The Birth of Vax Infinity and Conan. So, inano niya, no, diniscuss niya rito sa ano, sa Keynote, no, at Web3 Gaming. Ito ay ano ng Google to, mga kaibigan, eh, Google Cloud, no. So, Google yung nag-ano nito, ito. Web3 Gaming Week, no, ng Google Cloud, no, and then Pit, The Pit. So, yan. Ano pa ba? Tapos meron dito yung daily active users, no, ng Ronin network natin na umabot ng 17,000, no. Yung nag-transact kahapon. So si Hour yung ano noon eh, si R ETH yung nag-ano noon. Yung nag-post noon. So hindi na natin baka bukas na natin tingnan ulit 'yun, mga kaibigan, kasi kani-kanina lang 'yun eh. 7,000, no? 17,000. Kalain mo, di ba? Yung nangyaring transaction, no? Wallet yun, mga kaibigan, ha? 17,000 plus, no? Na wallet yung active, no? Na nagtatransact, meaning gumagamit ng Ronin Network kahapon. So, malaki na yun, di ba? Yung iba dun. Yung iba nating mga manlalaro, di ba? Hindi naman sila masyado madalas nagbababad sa marketplace, 'di ba? Yung iba ano lang, grind lang talaga, no? All day, all week grind lang. So, sabihin na natin kalahati. So, ilan na 'yon, 'di ba? 30,000 plus, mga kaibigan. Oh, 'yun nga. Wala tayong masyadong update ngayon, mga kaibigan, no? So, 'yun nga. Kanina pala ibinigay na yung free choice box do ng Mystic Charm natin. So, maging wise tayo, mga kaibigan, sa pagpili para hindi na tayo mamili. Okay? O kaya naman, huwag nyo munang buksan para sigurado kayo, no, sa last push natin, ito pala dapat ang kinuha ko. So, yun nga, mga kaibigan. Mapapabili ka na naman tuloy, no? So, maging wise tayo, no, sa paggamit ng mga choice box natin na libre, no? Observe nyo
Observe nyo na mabuti yung mga ginagamit, no? Ng mga nasa top player, lalo na yung mga composition nyo. Halimbawa, Jinx kayo, di ba? Tignan nyo yung nasa top tier na mga player, no? Kung ano yung mga ginagamit nila. So, para maging, ano? Maging swap, no? Na yung mapili nyo talaga yun. Yung gagamitin nyo sa last push ng ating Mystic Era. At syempre, good luck sa grind, mga kaibigan, no? Ngayong Mystic Era. No, may ilang araw pa tayo, no, para maabot ang inaasam nating rank. At sana, syempre, makabot tayo, syempre, no? Kahit sa top 1,000 man lang sana, no? Taas ng pangarap, ano? Top 1,000. Pero kaya yan. No, tiwala lang. No, at hanggang dito lang, mga kaibigan, no? Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat ulit sa pakikinig at panonood. No, for more news and updates, stay tuned lang sa ating channel. For your question, concern, suggestion, or opinions, feel free to comment on our comment section. Sisikapin natin masagot ang lahat ng yan. Huwag nyo rin kakalimutan mag-like sa ating video at mag-subscribe sa ating channel, mga kaibigan. Napakalaking tulong ng bawat like at bawat subscribe nyo. Maraming salamat ulit, mga kaibigan. And peace out!